Magandang araw, mga bata! Ako si Teacher Christoph, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Noong nakaraang taon, natutunan at nagawa mong maipamalas ang pag-unawa sa mga makabuluhang gawain. Kasama na rito ang pagpapahalaga tungo sa wasto, maayos, masaya, at mapayapang pamumuhay. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pagtuklas sa mga bagong kaalaman tungo sa pagsasabuhay ng mga ito. Layon ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa taong ito na magabayan kang maipamalas ang iyong pag-unawa sa pagsusuri sa pagpapahayag, pagganap ng tungkulin na may pananagutan, at pagsasabuhay. Nakapaloob sa module na ito ang parehong tunguhin na may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Pag-aaralan mo ang mga impormasyong hatid ng mga balita, patalastas, programa sa telebisyon at internet. Sisiyasatin mo kung tama o hindi ang pinababatid ng mga ito upang hindi malinlang o maging biktima ng maling ulat tulad ng ginagawa ng mga bata na nasa larawan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang na pahalagahan mo ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri. Nanonood ka ba ng mga patalastas sa telebisyon? Alin sa mga iyon ang pinakagusto mo? Tingnan at suriin ang patalastas. Ibigay ang hinihinging impormasyon. Anong detalye o impormasyon ang iyong nakalap sa patalastas tungkol sa mga supunsunod, produktong ibinebenta, pinanggagalingan ng patalastas, presyo ng produkto, kailan daw maaaring makabili? Ano raw ang masasabi mo kapag nakakain ka nito? Naniniwala ka ba rito? Ngayon, bibili ka ba nito? At bakit? Anong tumatakbo sa iyong isipan sa tuwing nakakakita o nakakabasa ka ng mga anunsyo o patalastas? Pinanonood mo lang ba at binabaliwala ang mga ito? O pinag-iisipan mo ba ang mga ito? Paborito mo ba ang ice cream o sorbetes? Masarap siguro ito dahil makrema raw ayon sa patalastas. Marahil ikaw rin ay may kumbinsi sa sinasabi na mapapaang ka daw sa sarap. Pansinin mong muli kung kailan ito mabibili. Buwan na ng Agosto at panahon na rin ng tagulan. Nababagay ba na kainin ang sorbete sa panahon ngayon o mas mainam sa panahon ng tag-init tulad ng mga buwan ng Abril at Mayo? Marahil ay naisip mo rin na tila yata napakamahal naman ng presyo nito. 50 piso kapalit ang isang apa ng sorbetes? Bibili ka pa rin ba kung ganito ito kamahal? Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Agad-agad ka bang maniniwala sa sinasabi ng mga patalastas?
hindi lahat ng iyong maririnig, mababasa, at mapanonood sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, at internet ay totoo. Ang ilan sa mga impormasyong makukuha mo sa mga ito ay maaaring mali o kasinungalingan lamang. May mga taong maaring sinadyang gawin ang mga ito. Ang iba naman ay maaaring nagkataon lamang bunga ng hindi pag-iisip kung tama nga ito at agad ipinakalat sa iba. Ang pagsusuri o pagsisiyasat ay ang paggamit ng isipan upang alamin ang katotohanan. Ang taong mapanuri ay hindi kaagad naniniwala o nagpapadala sa naririnig, nababasa o nakikita. Hindi rin siya nagpapadalos-dalos na ibalita ito sa iba. Tinitiyak muna niya kung tama ang mga ito at may batayan. Paano nga ba maging mapanuri? Narito ang ilan sa mga kilos bilang palatandaan ng isang taong mapanuri. Una, masusing binabasa, pinakikinggan, o pinapanood ang ulat o impormasyon. Inuunawa ang mga nakalap na impormasyon. Naghahanap ng iba pang panggagalingan ng impormasyon upang maihambing kung pareho at tama ang isinasaad. Inaalam kung ang source o pinagmulan ay kapani-paniwala. At panghuli, nagtatanong sa marunong, eksperto o kinauukulan. Bilang bata, mahalagang masuri mo muna ang mga impormasyon. Makabubuting maging mapanuri. Isa kilos ang mga palatandaan ng pagiging isang mapanuri. Ang katangiang ito ay nangangahulugan ng iyong pagpapahalaga sa katotohanan. Gawain sa pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutunan sa araling ito. Piliin ang letra ng sagot sa iyong papel.
Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagpapahalaga sa katotohanan. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!